Ginugulita ngayon ang 84th na birth anniversary ng yumaong si Jaime Cardinal Sin, na malaki ang naging papel noong 1986 EDSA People Power na naging daan para maging pangulo si Cory Aquino. May ginanap na misa sa Manila Cathedral bilang pag-aalala sa namayapang leader ng simbahan. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Grabe, isang misa ang idinaos nga kaninang umaga sa crypt ng Manila Cathedral bilang paggunita sa 84th birth anniversary ng namayapang si Jaime Cardinal Sin. Si Dugupan Lingayen Archbishop Toc Villegas ang nagmisa. Sa kanyang homily, ikinwento ng Arsobispo ang pagiging simple ni Cardinal Sin sa kabila ng mataas na posisyong hinawakan nito sa simbahan bilang Arsobispo ng Maynila. Hindi raw ito nagpa-impluensya sa kapangyarihan at nanatiling totoong tao. Malaki raw ang utang na loob ni Archbishop Villegas kay Cardinal Sin. Kaya't habang nabubuhay, taon-taon daw siyang dadalaw sa puntod ni Cardinal Sin. Taong 2005 pumanaw ang kardinal. Samantala, Rafi, ang simbahang katolika sa Pilipinas ay lubos daw na maligaya sa napipintong canonization ni Blessed Pedro Calungsod, ang ikalawang Pilipinong magiging santo kasunod ni San Lorenzo Ruiz. Ang buhay daw ni Calungsod ay marapat na magsilbing inspirasyon, gayon din bilang isang hamon sa kasalukuyang henerasyon para maging mga huwarang Kristiyano. Kailangan daw ng mga santo ng kasalukuyang panahon. At yan ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Lay Alves.